Sa ilang panahon ng nakaraan, nasanay na ang mga palaging lumuluwas ng mga Caviteño sa Kamaynilaan o Metro Manila. Mula Cavite ay bumababa sila sa Loton o Pasay, maayos. Kung minsan ay matraffic, ngunit mapagpapasensyahan dahil maayos at ligtas ang kanilang sinasakyan. Makailan lang, nagbago ang lahat. Ang dating biyahe mula Cavite hanggang Loton, ngayon ay hanggang Uniwide Coastal Mall na lang. Mula sa tinawag na Southwest Integrated Provincial Terminal, ang mga commuters ay kailangang lumipat ng sasakyan papuntang Loton. Dito nagsimula ang kalbaryo ng mga commuters. Sa Emilio Aguinaldo Highway. Ito po ang lumang highway kung saan pakakyat po ito ng Upland Cavite. Ang pangalawa po na leg nito ay ang papunta sa Lowland Cavite. Ang mga bayan po sa Lowland Cavite ay katulad ng ito pong Imos kasama po ito sa Lowland Cavite at Bacoor. At dito po paakyat ang Novaleta, Rosario, Kawit, paakyat na po yan hanggang 13 Martires. Dito po sa kanan naman natin ay paakyat na po ito ng Upland Cavite. Ang susunod na bayan po rito ay Dasmariñas, pagkaraan ay Silang, Amadeo, Indang, at pagkatapos po ay Tagaytay. Tutuloy po tayo ngayon sa Tagaytay upang makita natin ang origin ng mga sumasakay ng mga commuters mula sa Tagaytay na dating tumutuloy sa Loton. Subalit ngayon ay kinakailangan ng bumaba sa ginawa po ni Chairman Tolentino na Southwest Integrated or Interim Provincial Terminal. Makikita po natin ang naging epekto sa mga tao ng kanilang mga ginawang proyekto. Ito ang naranasan ng mga commuters mula sa upland ng Cavite. Hindi ako pabor ha, walang ano yan, walang kwenta. Traffic din, yung sabi nila nga lang traffic din, ganun pa rin. Sa akin, malaking perwisyo nga yun eh. Dagdag pa masyahe pa, napalayo pa ako. Araw-araw ba kayo nagbibiyahe? Every week. Oo, oh, magkano yung dagdag pa masyahe? Oo. Oh. Hindi ako pabor dyan. Hindi ako sa ngayon, wala rin. X. Hindi, mahirap ngayon eh. Mapakatagal pa ng pila ron sa coastal. Samantalang dati, napaka-ginawa, pagka gusto mong pumila, pipila ka na lang. Makadalawang biyahe ka. Pagka ngayon eh, pumila ka rin, hindi ka na makadalawang biyahe, isang biyahe lang. Kaya, mas maganda yung dati. Hirap ng kita, wala pa, wala nang natitira, kundi wala talaga ang kikita, kundi hirap din ang pamilya, hindi kayang sumuporta. Hindi kayang suportahan. Dati po, pagkano po yung kinikita sa araw-araw? Depende sa ano, gaya ng, kung average lang, makakakita ng 800, 700, ganyan. Ngayon, 300 na lang. Like pa nga kami ng mga jeep. Sabihin, maganda sana, kaso mo, taong bayan na pinahihirapan. Sa mga pamamaraan ng palipat-lipat. Kasi siyempre kung saan ang maluwa ng pasahero, yung tayo. Wala talagang igaganda. Ang mga tigal Lowland ay may mga nasaksihan na hindi nila matanggap na maging bahagi ng araw-araw nilang pamumuhay. Yung mga staff nila doon, kung makapagmura ng mga driver, ganun na lang. Na-witness ko yon. Mga basto sa mga personnel nila doon, yung iba. Mga bastos. Kung makapagmura sila sa driver, ganun na lang. Hindi rin nila alam kung anong hirap ng mga driver sa pagpila doon.
instead na makabiyahe sila ng hanggang apat na beses sa isang araw, dalawa na lang dahil sa tagal ng paghihintay nila, sa tagal ng haba ng pila nila, mga pasaway, hindi nag-iisip. Kasi nila yung kaluluwa nila na sana pagdating sa langit, patawarin sila ng Panginoon kung gano'n ang sistema nila. Lahat sila dyan! Lahat ang namumuno ng inindiin na yan, pati mga tauhan nila dyan. Dapat si Tolentino i-screen nila yung tamang proseso ng mga tauhan niya, i-screen muna nilang mabuti para marunong makipag-ano sa tao. Hindi yung kung ano lang bibitawan nila salita sa driver, okay lang sa kanila, ang babasis nila. Dati walang problema, rekta loton lang. Tapos kaya hindi na umapag-uniform ngayon kasi hassle sa biyahe. Bababa pa ng hostel, tapos malikabok, napakainit. Tapos siksikan palagi sa bus, kaya ano, hindi na umapag-uniform pagpapasok sa school. Yun pa isang problema. Tapos pamahal pa sa mamamasahe, doble-doble. Hirap na. Mahirap po talaga ngayon kaysa kumpara nung nakaraan. Eh, doble-doble pamasahe, tapos abala pa, haba-haba na lalakarin. Ito naman ang nakita ng aming team sa terminal. Dito nagsimula ang kalbaryo ng mga commuters, pati na ang driver at konduktor. Sa layo ng binababaan sa terminal upang makasakay ng mga bus patungo sa Cavite, masdan natin ang hirap na dinanas ng senior citizen PWD na ito. Para hindi malate. Para hindi malate. So, dati ilang sakay ka? Wala. Isa lang. Ngayon po na nandito ako sa dalawa, tas mas nakakapagod pa. Magmula po Naik hanggang US Veterans, kasama ko po ang biyanan ko, hindi mahihirapan lumakad. Eh ngayon po, ibababa ko po ito dito sa Postal Mall. Mahirap po kasama ko siya. Ito ang staging area kung saan maghihintay ang mga driver para pumila sa dispatching area. Tamang lugar ba ito para sa mga bus na milyon ang halaga? Kuya, magkano po ang ilang nakasakilang biyahe po kayo ngayon isang araw? Isa. Yung pag isa, yung pag sabi ni chairman na mas malaki daw ang sweldo nyo ngayon kaysa dati. Ako? Mas maliit. Maliit ang sinusweldo namin. Magkano po ang take-home pay nyo? Pagka marami. Isang araw. Sa isang araw? Ngayon, yung mula nung nagkaroon ng terminal. Nako eh. Dalwandaan. Okay. Dalwandaan po. Anong biyahe nyo? Mendez, Tagaytay. At saka, to dapat. Hanggang saan kayo dapat?
Ano po? Lotol. Lotol. Ang driver na ito ay ipinakita pa ang kinita niya noong araw na nakaraan, 54 pesos. 54 pesos lang ho, pag madaming bus. Gutom na po ang pamilya, Chairman. Kahit di hanggang dito lang? Oo, mahirap po talaga eh. Wala nangyayari sa amin eh. Maraming salamat para malaman natin. Tulad ito, gutom ang inaabot namin. Sa pagdating ng commuter sa terminal, sila ay bababa sa loading area para sumakay sa mga naghihintay na buses, UV Express. Kapansin-pansin na ang ruta ng mga bus na ito ay Baclaran Fairview na may signboard na Loton. UV Express na dapat ay supat Loton ay binigyan ng terminal sa mismong harap ng terminal. Ganyan din ang mga jeep na ito. Di po ba layunin daw ng terminal na ito ang magkaroon ng kaayusan at pagsunod sa batas? Ayon kaya sa batas ng LTFRB ito, nasaan ang kaayusan dito? Sa pagpasok natin sa terminal, mapapansin ang mga directional signs na ito. Pareho po ang arrow sa harap at likod. Ang isa ay nakaharap sa pagpasok sa mall at ang isa ay palabas sa terminal. Parehong straight ahead ang direction. Alin nga ba ang tama? Ang mga commuters ay nahaharap sa panganib na masaktan dahil sa hirap ng pagmamaniobra ng bus. Sino kaya ang nag-isip na maglagay ng upuan sa pagitan ng mga pila ng mga dambuhalang sasakyan? E paano naman ang usok na nalalanghap nila? Dahil sa sarado ang tatlong bahagi ng terminal at exit lang ng bus ang bukas. Mayroon daw mga restroom. Mayroon nga po, 2 urinal para sa mga kalalakihan at 3 cubicle para sa mga kababaihan. Kamakailan, nagmamadaling magtayo ang MMDA ng restroom, subalit kahit ito ay hindi sapat. Ang ipinagmamalaking prayer room na napakaliit ay nasa pagitan ng 2 restroom. Reklamo sa pasahe ay masasagot daw sa pagbabawas nito. Ngunit ang ibabawas ay 13 pesos at ang bayad sa UV Express ay 30 pesos. Ang mga commuters ay kailangan pang tumawid o gumamit ng footbridge patungo sa kabilang daan kung saan sila sasakay. Ito ang kalbaryo ng mga commuters. Bilang dako, ano nga ba ang dapat na kaayusan para sa isang Central Integrated Terminal? Sa Grand Central sa New York City, ito ang makikita. Ang centerpiece o pangunahing transportasyon ay subway o train, naroon ang bus at taxi. Gayun din sa Japan, Singapore at Hong Kong. Ang concept na ito ng Central Integrated Terminal ay magiging kapaki-pakinabang para sa commuters, ngunit kailangan na naroon ang mga pangunahing facilities tulad ng train system, bus at taxi. Sa mga araw na ito, may mga katanungan ang mga commuters na dapat sagutin. Una, ano po ba ang tamang tawag sa terminal? Integrated po ba o temporary? Ikalawa, kung temporary, hanggang kailan ang kontrata? At kung temporary, bakit permanent ang mga structures na itinayo ng MMDA sa Coastal Mall? Ikatlo, bakit kailangan maglagay ng entertainment sa mall terminal ng combo na nagkakahalaga ng 280,000 sa isang buwan? Isang playground na hindi pinakikinabangan ng mga commuters at chapel sa pagitan ng 2 restroom? Ikaapat, kailan magkakaroon ng sapat na facilities para sa tunay na pangangailangan ng mga commuters? Sapat na restrooms, maaliwalas na sakayan at babaan, tamang luwag sa pagitan ng mga bus para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Ikalima, nasaan ang kaayusan na sinasabi ng MMDA? Ito ba yon? At sa huli, kailan magwawakas ang kalbaryo ng mga commuters?